Life is such a precious gift from God that it must be lived to the fullest. Sayang ang buhay na kulang-kulang. Sa atin po pag-aaral ng great teachings of Jesus, ang atin ngayong topic, Get a Life. Kailangan ng tao buhay na buhay. Salamat Panginoon dahil kayo ay Diyos ng buhay at meron kayong pagmamahal sa amin at gusto nyo kami mabuhay ng buong buo. Ibukas nyo ang isip namin sa kahulugan ng buhay from your point of view, O God, and from the teachings of your Son, Jesus. Ngayon, Panginoon, pagingdapatin nyo kaming lumapit sa inyong harapan, enable us to hear your voice and to follow you. Set us free to get a fuller life. Set us free to obey your teachings unto a fuller life. Andawa, Panginoon, ang aming mga puso ngayon ay inyong payapain. Gawin nyo po kaming empty vessels so that you can fill us with your wisdom, with your healing, with your empowerment. At nawa ang aming mga katawan na inyong palakasin, pagalingin nyo kami sa aming mga karamdaman, patibayin ang aming pananampalataya at ngayon patalinuhin nyo kami para maikonekta namin sa aming buhay ang ituturo nyo ngayon. May your peace reign in our hearts and may your words sprout like good seeds planted on good ground. At nawa, Panginoon, ito ang maging bunga sa ikalalago, ikagaganda na aming buhay at ikaluluwalhati ninyo. Move in our midst, let your Holy Spirit set us free, guide us, and lift us up. In the name of Jesus, your Son, our healer, our teacher, and our model, we pray with thanksgiving. Get a life. Isa sa mga paboritong verses ko talaga itong John 10:10. Ang sabi ng Panginoong Jesus, I came that everyone would have life and have it in its fullest. To read it from a more conservative version, the New Revised Standard Version, I came that they may have life and have it abundantly. So the Lord is clear about what He wills for us, His people, that we have a life, abundant, full, meaningful, happy, fulfilling lives. So obviously, Jesus came to give life, to give the fullest possible life. So life is not a problem to be solved. It should not be problematized. It is a gift of God to be enjoyed to the fullest. Pero bakit karamihan para kumisan kung sino yung tinatawag na godly o yung mga religyoso, yun pa ang nadadaya out of enjoyment of life. Yun pa yung konti ang na-enjoy at puro pagdurusa ang laman ng isip. Pag sinabi ng Panginoon that I came that they might have life, it is a precondition. It means that people don't have a life or don't have a full life. Dahil bakit naman siya darating para magbigay ng buo at masaganang buhay kung buo na ito at masagana na? So merong statement na sinasabi dito, yung unsaid, that people are not having full, abundant lives according to the standards and will of Jesus. Luke 19:41 to 42, when Jesus came closer and could see Jerusalem, He cried and said, It's too bad that today your people don't know what will bring them peace. Now it is hidden from them. Nalungkot ang Panginoon at napaiyak pa siya sa lungkot dahil sa awa niya sa mga tao sa Jerusalem. Habang ang mga hindi taga-Jerusalem noon at ngayon ay parang inggit na inggit sa mga taga-Jerusalem, sa Holy Land, sa Holy City, so to speak, kasi parang ang lapit-lapit nila sa Panginoon. Pero ang totoo, napaawa ang Panginoon sa mga taga-Jerusalem dahil sa kabila ng kanilang pagiging religyoso, sa kabila ng kanilang maraming beses magdasal, sa kabila ng lahi sila ni Abraham, sa kabila ng relihiyon nila na naghahari sa buhay nila mula umaga hanggang gabi, sabi ni Lord, hindi nila alam kung paano sila magkakaroon ng kapayapaan. Hindi nila alam. They're ignorant of the way to peace. Despite Jerusalem's obsessive religiosity, the people were ignorant of what would bring them peace. And this happens even today. Matthew 22:29, Jesus answered, You are completely wrong
Ang kausap naman niya dito, Sadducees, another sect of religious leaders, intensely religious people, dedicated to studying scripture and applying it in their religious life. Sabi niya, you are completely wrong. You don't know what the scriptures teach. And you don't know anything about the power of God. Can you imagine these very powerful statements being made by Jesus against people who style themselves as masters of religion? Sila na ang nangunguna, sila na ang pinakamaalam, marunong, trained. Pero sabi ni Lord, wala kayong kamuang-muang, wala kayong kamalay-malay tungkol sa salita ng Diyos, lalong-lalo na sa kapangyarihan ng Diyos. Because of ignorance of what God wants for them, people are unable to enjoy a life full of abundance and peace. Mahirap talaga pag ignorant ka, yung alam mo, akala mo yun ang tama. Tapos hindi mo alam yung tama, nakukontento ka na o nagtitiyaga ka sa hindi naman pinakatama para sa'yo. And at the same time, akala mo natutuwa ang Diyos sa'yo. At ganun ang kalagayan ng maraming mga relihiyoso. John 4:10, Jesus answered, "You don't know what God wants to give you, and you don't know who is asking you for a drink. If you did, you would ask me for the water that gives life." Ito ang sinabi ng Panginoon sa babaeng Samaritana doon sa balon na nakikipagtalo pa sa kanya nung hinihinga niya ng tubig para mainom. Itong babaeng Samaritana na ito, may lakas ang loob makipagtalo sa Panginoon kahit pa nga sa religious issues. Pero again, she's ignorant. Sabi ni Lord, wala kang muang, wala kang alam. Ang alam mo lamang, itong tubig na iniigib mo lagi, na kahit gaano karaming igibang gawin mo, uho ka pa rin. Ang ending mo, pagod ka rin, uho ka pa rin. Kung kilala mo lang sana kung sino ang kausap mo ngayon, mabibigyan ka ng living water na siyang kailangan ng tao higit dito sa tubig na alam mo. In this light, Jesus comes to save people from darkness, from ignorance, from lifelessness, from needless suffering. Because people were suffering terribly and from their insatiable thirst, mga uhaw na hindi mapatid-patid dahil spiritual ang pagkauhaw ng tao. Kung saan-saan nagpupunta, kung ano-anong sinusubok, kung ano-anong ginagawa, dahil may kulang sa kanilang puso na pinipilit punuin. So Jesus came to give life of the body, of the soul, and spirit. Dahil alam natin, a person is body, soul, and spirit. Body is the physical attribute and character of the person. The spirit is the spirit coming from God and should return to God. Now the soul is the unique personality comprised of a person's intelligence, emotion, values, belief systems. Yun ang soul. Kaya ikaw bukod sa katawan, may damdamin ka, at tapos meron kang espiritu. At lahat yun, ayon sa Panginoon, dapat mabuhay ng masagana, maayos, at masaya. Katawan, kaluluwa o soul, at espiritu. So, Jesus came to give physical or material life. Life in and of the body. A life aided by material things. At yan ang bibigyan natin ng diin ngayon, mga kapatid. Yung materialistic life. Kasi pagka ang tao nagiging relihiyoso, akala niya kalaban ng espiritu ang material things. Ang unang-unang nadidikdik sa utak niya, kailan di ka materialistic. Kailangan puro espiritong isipin mo. Pag may naisipin itong lupa, ang isipin mo yung buhay sa kabilang ibayo. Huwag ka nang masyadong mag-ubos ng oras at panahon para sa mga bagay na makalupa, ang isipin mo makalangit. Pero isipin niyo naman, ilang taon lang ang tao sa lupa? 70, 80, 90, 100 years? Tapos hindi mo papapansinin yung buhay mo dito when you have eternity for eternity. So sayang, pag ang buhay dito sa lupa, hindi mo nalasap, daranasan, yung gustong iparana sa iyo ng Diyos, kaya ka binigyan ng buhay sa lupa. Kasi kung gusto lang ng Diyos na mabuhay ka sa Espiritu, hindi dapat, di ka nalang nabuhay sa lupa. Hindi ka nalang binigyan ng katawan.
dapat espiritu ka na lang forever. So binigyan ka ng katawan kasi may gusto ang Diyos na iparamdam sa iyo, iparanas na katawan lang ang nakakaranas. Gusto niyang matikman mo kung gaano katamis ang mga mangga galing sa Gimaras, for instance. Gusto niya na malalasan mong uminom ng malamig na malamig na sabaw ng buko, humiga sa bagong palit na bedsheet. Gusto niyang maramdaman mo ang init ng yakap ng isang sanggol, ng isang magulang, ng isang romantic partner. Maranasan mo ang masarap na simoy ng hangin, ang mainit na pandesal, ang malamig na ice cream. Physical lahat yon. Bakit ka bibigyan ng Diyos ng panlasa kung ayaw ka naman niyang kumain? At kung dapat pare-pareho lang ang pagkain at huwag masyadong bigyan ng pansit, di dapat wala na lang lasa, lulunin mo na lang para di ka mamatay sa gutom, tapos. Asim lang nga, ang dami-dami pang uri ng asim. Bakit kailangan makakita ka pa ng mga kulay? Ba't kailangan makakita ka ng mga shape? Kung aayawin naman ng Diyos na mabighani ka sa ganda, sa kagandahan, bakit ayaw kanyang aayawin ng Diyos na makarinig ka ng musika at umindak? Eh, binigyan ka ng tenga para marinig mo yung musika. Para marinig mo lahat ang tunog. Bakit binigyan ka ng balat, ng senses, para maramdaman mo na, ay, nahihiwa ka na pala, natutuso ka na pala, masakit pala para umiwas ka? Kung ang gusto pala ng Diyos, eh, saktan ka. Pag gusto mong malaman kung para ano ang plancha, ano ba ang layunin ng umimbento ng plancha? Layunin niya na uminit ito para mainitan yung pinaplancha at umunat yung mga lukot. Pero layunin din niya na hindi mapaso yung namamlancha, di ba? Kaya may plancha ba nga umiinit, hawakan? Bibili ka ba doon kahit mura? Hindi. Meron ba namang electric fan na baligtad yung andar, papalayo sa iyo yung hangin? Bibili ka ba noon? Di, hindi na naman. So, bakit ganyan ang create sa katawan ng tao? Alam mo, ang intention ng Diyos na ang tao mag-enjoy sa buhay. Hindi magdusa. Kaya binigyan kanya ng senses so you can feel pain is to avoid the introduction of pain into your body or the continuing friction or contact of your body with something painful. Kaya pag bigla ka nakahipo ng mainit na plancha o mainit na kalan o kaya ay biglang nakahipo ka ng kuryente na mag-ground ka, kahit hindi mo isipin, biglang lumalayo na yung katawan mo. Hindi sabihin, ay mainit, iisipin ko ba, ilalayo ko ba yung katawan ko? Hindi, sunog ka na by then. So automatic na kalalayo. Kinireate kang ganun. Bakit? Kasi ayaw ka ni Lord mapasok ka. Ayaw niyang masaktan ka. So ba't mo ngayon sasaktan ang sarili mo in the name of God? Ginawan ka niya ng sikmura para kumain kang mabuti. May mga gastric juices para matunaw mo ang pagkain. Na kung hindi ka kakain, mabubutas yung bituka mo dahil magkikiskisan sila ng walang laman. Puro gas, puro mga acids ang laman ng stomach mo. Magagasgas yung linings doon, magkakaroon ka ng ulcers. Kaya dapat ang tiyan may pagkain. Pero iniisip ng maraming religyoso, dapat puro fasting ang buhay. Ito ang point natin, mga kapatid. Dahil iginagalang natin ang Diyos na lumikha sa atin, dapat natin unawain kung ano intention niya. Ang intention niya is that we might have a life, an abundant life, a full life. Kaya hindi gusto ng Diyos na may mahirap. Kasi mahirap mag-enjoy ng full life kung nagdarahop ka. Kaya nagturo siya, 6 days a week, you should work. And on the 7th day, you should rest. Dahil mahal din ang Lord yung katawan, ayaw niya sobra ka mapagod. But you've got to earn the bread you eat. You've got to earn what you should enjoy. Isa lang ang overriding concern natin ngayon is, anong enjoyments ang gusto ng Diyos para sa atin na minodelo ni Jesus? Ipinakita niya bilang halimbawa. What kind of life in the body? What kind of life aided by material things? What kind of life characterized by comfort and satisfaction was modeled by Jesus? Madalas kasi kung sino-sinong propeta ang model natin sa buhay, kung sino-sinong disciple, we forget na tao lang sila. May mga nagawa sila na tama, pero hindi lahat tama. Hindi naman sila perfect.
May mga nasabi sila mga tama, pero lahat ba nasasabihin nila talaga perfect? Si Jesus lang ang perfect. Kaya dapat siya yung model. At ano ang ginawa ni Lord when it comes to material things like food? Luke 7:37, the Son of Man came eating and drinking. And you say, he is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Here we see the Lord eating a lot, drinking a lot. Kaya ang reklamo sa kanya ng mga religious leaders na walang ginawa kundi mag-ayuno, magtimpi, at husgahan yung mga hindi nag-aayuno at hindi nagtitimpi. Masiba daw siya. Saksakan ng takaw, gluten. At ang tawag sa kanya, bagamat exaggeration, siyempre, lasengo. Ibig sabihin, lagi siyang nakikipagmabutihan sa mga matatawag natin ngayong sinners, nakainan ng kainan, inuman ng inuman, nandun si Lord, nakikipag-fellowship with them. Yun ang number one pinta sa kanya ng mga religious leaders. But what kind of life did he live? He lived a life enjoying the table. What you can eat and drink from the table, Jesus ate. So Jesus gives lesson on enjoying social life, which the religious demonized then and up to now still demonize. Nakukonsumi sa iyo ang mga manang, ang mga church bullies, pag nakikita kang may mga kaibigan na hindi taga-church, pag nakikita kang nakikipagmerienda sa kanila, pumupunta sa kanilang mga pagtitipon, lalo't umaten ka sa kanilang party. But this is exactly what Jesus did. So sinong model mo? Yung mga mahihigpit ng mga Pharisees and Sadducees, o si Jesus mismo na nagbigay sa atin ng halimbawa? Hindi naman siya sumama sa kasamaan ng mga taong makasalanan, pero hindi yung naging dahilan para hindi siya makisalamuha, hindi siya makipagmabutihan, dahil sabi niya, I came to seek and to save the lost. Ano daw ang saysay ng asin kung nagtatago ito sa loob ng sisidlan at hindi ito lalabas para pumunta sa mga walang lasa at sa mga nabubulok? Pero ginagawa ba ng mga Kristiyano? Madja-judge ka agad-agad. Pagkasama kang umiinom, kumakain ng mga ito. To the point na itinatago natin sa ating sariling katotohanan ng verse na ito. Dahil na-condition na tayo ng reliyon na mali ang ganyan, so ginagawa ni Jesus, huwag na lang natin pag-usapan, hindi natin kaya ipaliwanag. Bakit mo kailangan ipaliwanag? Eh, si Jesus na nga'y nagbigay ng example. Pero syempre, kung wala ka namang control sa sarili mo, at mapapalasubo ka, mapapabaon ka sa ganung buhay, eh huwag kang gagawa ng bagay na lalampas sa kaya mo kontrolin. Si Solomon, pinakamatalinong tao sa balat ng lupa, ine-echo, inuulit din niya yung ganitong katuruan, Ecclesiastes 8:15. So, I commend the enjoyment of life because there is nothing better for a person under the sun than to eat and drink and be glad. Then joy will accompany them in their toil all the days of the life God has given them under the sun. Sabi ni Solomon, alam nyo, sa katalinuhan lang, nasa akin na lahat yan. At sasabihin ko sa inyo, ang daming lungkot ng buhay. Maraming pait, maraming hirap. Kaya para mabalanse ka, huwag kang maubos at mapudpod, huwag kang mabaliw, dapat marunong kang mag-enjoy. Sabi niya, yan lang ang ginhawa na available sa buhay na ito. Kumain ka at uminom ka ng masarap na iniinom para ang buhay mo sumaya sa kabila ng dami ng hirap. Yan lang ang sinasabi niyang ginagaranti ko na pag ginawa niyo, masisyahan kayo. Hindi naman guaranteed na pag nakasawa ka, masisyahan ka. Hindi naman guaranteed na pag nakapag-aral ka at natapos, masisyahan ka. Kasi alam mo, konting-konting bagay lang ang siguradong masisyahan ka. Kumain ka, masisyahan ka. Basta yung kinakain mo yung gusto mo. Marunong ka dapat mag-enjoy, sabi ni Solomon. Si Solomon, si Jesus, sinasabi the same thing. And yet, hindi yan ang sinasabi ng usual religious people. Sa kanila, masamang mag-enjoy. Bawal sumaya. Bawal tumawa. Meron pa nga ng mga pag-meeting ng mga religious leader, bawal tumawa o biro. Sasabihin nila, kung nandito kaya ang Panginoong Jesus, magbibiro siya. Umiimbento sila ng mga imahe ni Jesus na hindi naman sinabi sa Biblia na hindi tumatawa, hindi nagbibiro. Isipin natin na kung ang Panginoon ay parang magnet sa mga tao,
sa lahat ng uri ng tao, siguro ang saya niyang kasama. Susundan-sundan mo kahit nasa disyerto, magtitiis ka kahit magutom ka, makasama ka lang, tapos yung pala hindi man lang kumikibo. Bakit mo gagawin yun? Sobra kasing na-Hollywoodize ang image ni Jesus. Yung pag maglalakad siya, may tugtog dapat na dan, da dan, da da dan, tapos maglalakad na siya. Yung ganyan, kakain siya de numero. Kung ganun yung tunay na Jesus, baka walang sumama. At yun ang imahen ni Jesus sa ating buhay na dapat ituwid. Mark 2:18-19. Now John's disciples and the Pharisees were fasting. Some people came and asked Jesus, "How is it that John's disciples and the disciples of the Pharisees are fasting, but yours are not?" Jesus answered, "How can the guests of the bridegroom fast while he is with them? They cannot, so long as they have him with them." So matigil na lang itong mga nanunuligsa, sabi niya, eh nandito pa naman ako. So dapat talaga silang hindi mag-fast. Pero alam naman natin, kahit si Lord ay nawala na at pumunta na sa langit, laging kainan din yung fellowship. They were always breaking bread sa Book of Acts. Tinuligsa siya, bakit ang mga tagasunod ni John the Baptist lagi nagfa-fast? Ang mga tagasunod namin ng mga Pharisees, lagi rin nag-aayuno, hindi kumakain. Tapos ang mga tagasunod nitong si Jesus to, kainan ng kainan. Tinutuligsa siya talaga. So Jesus gives lessons on enjoying food, which the religious demonize. So kay Lord sabi niya, no fast, at least while I'm around. Minsan lang na may record na nag-fast siya, inaabot naman ng 40 days, no? Tapos wala na ulit na ulit. Na binanggit. Hindi yung central teaching kay Lord. Hindi ka tulong mga ibang churches, tuwing Biyernes may fast. 24 hours. Ayoko nga mag-member doon. Lagi kang gutom. Siyempre, pagkagutom ka, medyo mainit na rin ang ulo mo kung ano-ano mga lumapasok dyan, di ba? Masungit ka na tuloy. Meron naman na hindi nagfa-fast lagi, pato ka pa sasali sa fast ng fast. Mabuti sa ano kung fast food, di ba? Dahil yung example ni Lord, ang pinag-uusapan natin dito, hindi naman niya idiniin yan, ba't sobrang idinidiin ngayon? Para bang natutuwa ang Diyos pag gutom ka, therefore sasagutin ang Diyos ang prayer mo pag gutom ka. So suhulan mo ang Diyos ng ulcer mo para kanya dinggin. Ganun ba yon? Hindi ka ba pwede mag-enjoy sa buhay? Nakahilata kang kumakain ka ng masarap, malamig ang hangin, tapos magpipray ka pa rin kay Lord, "Lord, i-bless niyo po ako." So palagay mo sabi niya, "Sobra ka na. Okay ka na." No. God likes us to have an abundant life. Jesus said it so clearly. You don't have to bribe God to take pity on you by making yourself pitiful. Hindi man makailangan magpaawa. Mahal tayo ng Diyos. Kayong may mga anak, kailangan ba magmakaawa pa yung anak nyo para nyo bigyan? Matutuwa ba kayong naglalakad siya sa mga blade para mahiwa-hiwa siya para pagdating sa inyo, ibigay nyo yung baon? No. In fact, maiinsulto kayo na kailangan pang magdusa ng anak nyo para maglakas loob humingi. Pero yung ang lakas loob humingi dahil alam na mahal nyo, it's flattering to a parent's heart that your child is so at ease with you. Hindi natin kailangan ganunin ang Diyos. Hindi natin siya kailangan himuking maging mabuti kasi likas na siyang mabuti. Ang hinihingi lang niya sa atin, maging mabuti rin tayo sa ating kapwa. Pero hindi kailangan pagdusahin ang sarili. Mark 2:23-27. One Sabbath, Jesus and his disciples were walking through some wheat fields. His disciples were picking grains of wheat as they went along. Some Pharisees asked Jesus, "Why are your disciples picking grain on the Sabbath? They are not supposed to do that." Jesus answered, "Haven't you read what David did when he and his followers were hungry and in need? It was during the time of Abiathar the high priest. David went into the house of God and ate the sacred loaves of bread that only priests are allowed to eat. He also gave some to his followers." Jesus finished by saying, "People were not made for the good of the Sabbath,
the Sabbath was made for the good of the people. Bawal magtrabaho pag Sabbath kahit na magluto. Kaya ang mga Jews nagluluto Biyernes pa lang, yung kakainin nila ng buong Sabbath, handa na. At lahat ng pinagkainan nila, hindi nila nililigpit. Bukas na, pagtapos na yung Sabbath. Anong yun ang mangyayari kung hindi ka nakapagluto? Dahil wala ka mailuto. O may naging dahilan, di wala kang kakainin. Naglalakbay si Jesus ang kanyang mga disipulo sa isang bukid ng mga trigo. At yung kanyang mga disciples, namimitas-mitas ng mga bunga noon at kinakain ng hilaw. Gutom eh. Para bang namimitas ka ng maes tapos kinakagat mo na siya nang hindi siya luto. Pwede namang gawin yon. At hindi bawal mamitas, ha? Allowed ang gutom at ang mahihirap na mamitas-mitas. Huwag lang may sako ka pa na pinupuno. Kahit bukid ng iba. The law of Israel allowed that. So yun ngayon, ang ginawa ng mga disciples, nakita na naman ng mga magagaling na Pharisees. Sabi niya, bawal magtrabaho pag Sabat, di ba? Ba't hinahayaan mo yung mga disipulo mo na namimitas? Sabi niya, nalimutan niyo na ba ang istorya ni David? Sabi ni Jesus. Nung nagutom siya at ang kanyang mga tauhan, pinasok nila ang templo, ang sanctuary, kinain yung bandal na tinapay na mga pari lang ang kumakain. Ano ibig sabihin nito? Sabi niya, gutom, edi kumain. Kay pampari yan, kay kung kanino yan, ito ang nagugutom ngayon, ba't mo gugutumin? Para lang sumunod ka sa regulasyon. Sabi niya, alam niyo ba na nilikha ng Diyos ang Sabbath para ikabubuti ng tao, para huwag siyang maalila 7 days a week? Kaya binigyan siya ng pahinga, required? Pero kung ayaw niya magpahinga, lalo't gusto niyang gumawa ng pagkain, e ba't di niya siya payagan? Total, ginawa ang Sabbat para sa kapakanan niya. At kung magiging kapakanan niya na magtrabaho, di magtrabaho siya dahil yun ay kabubuti niya sa araw na yun. Yun ang sabi ni Lord. Pagkatapos ngayon, ang mga tao magpapaalam sa kanilang mga religious leader. At tagal na walang trabaho, biglang nagkaroon. Kaya lang may trabaho ng Sunday. Hindi papayagan. So, worship day yan. Mamatay ka sa gutom, huwag ka magkatrabaho, pero worship day yan. Bakit hindi mo pwede mag-worship ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday? Kung yun na lang ang pagkakataon ng tao para umunlad at may makain. Yun ang principle ng sinabi ni Lord. Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Hindi ka alipin ng schedule, kaya naglagay ng schedule para sa advantage mo. Ngayon, kung disadvantageous sa'yo na sumunod sa schedule, diwag ang unahin mo yung what is needed by you to survive and to have a good life. Pero siyempre, maglilingkod ka naman sa Panginoon, ibang araw, huwag naman walang natira. Pero kung technically, matataon sa schedule ng worship nyo, hindi gumawa kayo na ibang araw ng worship, may schedule ba naman sa langit? Di kahit anong oras, araw, pareho sa Diyos. Yan naman schedule, yung kalendaryo, for human convenience lang yan. Hindi naman kasali ang Diyos dyan. Merong panahon naman na ang Panginoon ay binuhusan ng pagkamahal malampabango ng isang babae na offend yung mga tao kasi daw maluho. Mark 14:4-9. This made some of the guests angry and they complained, "Why such a waste? We could have sold this perfume for more than 300 silver coins and given the money to the poor." So they started saying cruel things to the woman. But Jesus said, "Leave her alone. Why are you bothering her? She has done a beautiful thing for me. You will always have the poor with you, and whenever you want to, you can give to them. But you won't always have me here with you. She has done all she could by pouring perfume on my body to prepare it for burial. You may be sure that wherever the good news is told all over the world, people will remember what she has done, and they will tell others." Magbasag ka ba naman ng napakamahal na pabango, babasagin mo yung lalagyan, para lumabas yung pabango, uubusin mo kay Jesus at umalimuyak doon sa buong silid na yon, yung amoy, napagalitan ng mga tao yung babae. "Hoy, babaeng maluho, aksayera, bakit ka nag-ubos ng kanyang perfume kay Jesus? Hindi mo ba alam, no, kung ibinenta natin yan, ang pinagbentahan, maraming mapapakaing mahirap? Nagsasayang ka.
Sabi ni Rod, ba't yun ba siya pinapagalitan? Maganda ang ginawa niya. Gusto ko ang ginawa niya. Sa katunayan, paghahanda yan para sa aking libing. Sabi niya, alam niyo, sa kagustuhan ko sa ginawa niya, saan man ikwento ang aking kasaysayan, uungkatin ang babaeng ito at pag-uusapan siya. So, Jesus teaches us to enjoy fine things, which the religious system condemned. Lagi ang ginoglorify ng religious system, yung simple. Puro, huwag gastusin ang pera dyan, huwag gastusin ang pera. Ibigay sa mahihirap, hindi naman masama. Pero sabi ni Lord, alam nyo, kahit ubusin nyo lahat ang ibibigay nyo sa mahihirap, hindi pa sila mauubos. So, huwag nyo panghinayangan nyo binibigay nyo sa akin. Hindi dapat pinanghihinayangan nyo binibigay sa Panginoon eh. Gusto mong gumawa ng magandang-magandang sayaw para sa Panginoon o tugtog o concert? Ang dami-dami mong ginastos. Nagre-reklamo na yung mga conservative. Ba't mo kailangang ilaw-ilaw pa? Flashlight na lang. No? Para sa isang pagtatanghal. Ba't kailangan magaganda pa yung mga baro? Simplihan na lang para tayo makapagpakain na naman na mahihirap, makapamigay ng Biblia, etc., etc. Sabi ni Lord, balansin nyo naman ang buhay nyo. May mga bagay na matatawag nyong maluho pero nakalulugod sa Panginoon. Kaya sa mga hindi mananampalataya, malaking pag-aakasaya yung pagsisindi ng kandila. Niya, ano ba yan? Walang saysay. Pero dun sa nagbibigay ng halaga dun, may saysay. Yung pag-aalay ng bulaklak. Bakit kung mag-gastos pa kayo sa fresh flowers, pwede naman plastic para tauna na lang ang palit. E kung ibigay sa'yo ng pagkain ni Lord, plastic. Gusto mo? May nakakasiya sa Diyos. And usually, God is happy about fine things. Beautiful things, refined things. God is God of beauty. So dapat ang binibigay sa Kanya, beautiful. Hindi tinipid. Hindi kung ano na lang. Paggalang yun sa Panginoon. So fine things. You are to enjoy fine things in life. Especially that which you can afford. If you cannot afford it, pasensya ka sa hindi fine things. Pero huwag mo laging tipirin ang sarili, tipirin ang iba para sa iyong mga matatayog na mga proyekto para sa isang katerbang mga tao sa mundo. Dapat meron ka rin ine-enjoy sa iyong sarili. Ang bait-bait ng Diyos eh. Ang buti-buti niya. Mark 4:38, Jesus was in the back of the boat with his head on a pillow and he was asleep. Ito yung may bagyo. His disciples woke him and said, "Teacher, don't you care that we're about to drown?" Ano nakita natin dito? That Jesus was enjoying rest and comfort. Kahit may problema sa paligid niya. May unan pa siya, may kutsyon. Pwede namang sumandal na lang siya sa matigas na sandalan, but may kutsyon pa, may unan. Jesus is teaching us. Kung nakaka-afford ka ng kutsyon, maglagay ka para hindi matigas. Para mas masarap ang tulog mo, para maginhawa. Huwag puro magtitipid, huwag puro pagmemenos. Paginhawahin nyo yung mga sarili. At pagkatapos doon, may bagyo na worried ang lahat, tulog siya. Bakit? Ano naman ang mapapala ng iba kung gising din siya? Parang, o may sakit ang nanay, nagmumol ka pa. So may sakit ang nanay, so magluluksa na tayo lahat kahit buhay pa siya. Nasa ospital ang nanay, tapos mamamasyal ka pa. Eh, isa lang naman ang kailangan bantay, so magbabantay tayo lahat para mamatay tayo lahat sa pagod. Para bukas, wala na magbantay sa kanya. May sakit nga ang nanay, hirap nga tayo sa buhay, kaya kailangan ko magmamasyal-masyal para huwag ako mabaliw. Para ako makapagpahinga, para makapag-ipon ng lakas, para bukas meron na naman akong lakas na ibigay sa pag-aalaga sa nanay. Yung iba kasi pag may ibang nahihirapan sa pamilya, ayaw na nilang mag-enjoy yung iba. Parang dapat pare-pareho nila kayo nahihirapan. But the Lord says, what practical help will suffering give to other people when you may be exempted from that suffering so you can rest, so you can be strong, and next time around, you can be the caring and the giving one. Huwag masyadong masentimiento. Meron pa na, hoy, hirap na hirap ang tatay niyo sa pagtatrabaho abroad, ha? Hindi tayo kakain ng masarap. Eh, kaya nga siya nagtatrabaho para pagandahin yung buhay ng pamilya, basta hindi ba sila nag-aaksaya? Hindi sila wasteful?
ikagagalak na nagtatrabaho na yung anak niya ay masarap ang kinakain basta't walang sayang at walang luho, lalo't hindi naman kaya. Pero hindi ko mo may nahihirap pa tayong member ng family o friend. Ibig sabihin, kailangan maghirap ka na rin. At pagpapanggap ka ngayon naghihirap-hirapan, kasi nagigilty ka na, hindi ka nahihirapan, siya nahihirapan. Assignment niya yun ngayon eh. Ano naman ang mali mo kung kailan ang assignment mo? So palakasin mo yung sarili para pag dumating yun, meron kang sapat na lakas. Be as comfortable as possible. Rest. Sleep in spite of storms. Merong nahihirapan pero kahit naman hindi ka matulog, hindi mo rin siya matutulungan, hindi matulog ka na para pag nagising ka, quality ang attention na ibibigay mo sa kanya. Ano ang unang himala na ginawa ng Panginoon according to the records? John 2:1-11 says that. And in verse 11, after he made what wine into water, this was Jesus' first miracle. And he did it in the village of Cana in Galilee. There, Jesus showed his glory and his disciples put their faith in him. Napansin niyo ba na ang unang himala ng Panginoon ay hindi nagpalakad ng lumpo? Hindi nagbigay ng paningin sa bulag, hindi bumuhay ng patay, kundi it's about fine dining. May kasalan, naubos bigla ang wine, mapapahiya ang groom, matitigil ang party. So ang ginawa ni Lord, unang-unang himala, is to turn water into wine. Many religious people will brush that off and try not to even mention it because they blush. And they like to apologize for Jesus for having his first miracle being devoted to turning water into wine. But that is a statement. Anong ibig sabihin nung kay Lord? Mahalaga yung party. Mahalaga yung wedding celebration to the point na maghihimala siya. Hindi lang yung may mga kinalaman lagi sa buhay na walang hanggan, sa pagliligtas ng mga kaluluwa, ang mahalaga sa tao, bagamat mahalaga ang mga yun. Mahalaga rin yung moment. Ang saya ng moment, huwag mong putulin. Hayaan mong tumuloy. Meron po magkakapatid, nag-reunion, ikinuwento ko na to sa Facebook. Mga may edad na ang magkakapatid. Bihira silang maipon dahil maraming naninirahan sa ibang bansa. Nagkatipon-tipon sila sa isang magandang resort. Umaga na, gising sila nang walang gumigising, nagkasabay-sabay na nagisingan, nagtipon-tipon doon sa isang magandang balkonahe, at ang ganda-ganda ng usapan ng magkakapatid na ito. Na hindi nangyayari probably in the last 3 decades or almost 4. At baka hindi na mangyari uli. Hindi natin alam kasi may mga edad na rin sila. Nakumpleto sila, nagkukwentuhan masaya. Biglang, sabi ng isa, uy, oras ko nang uminom ng gamot. Bumaba na tayo, kumain na tayo, at doon na lang ituloy ang kwentuhan na yan para pagkakain, mainom ko na ang gamot ko. Nagkalakip-lakip ang lahat ng magagandang elemento, ang simoy ng hangin, ang huni ng ibon, yung tama ng araw, yung saya ng kwentuhan, yung sigla. Biglang pinutol ng isang taong gustong uminom ng gamot niya na iniinom na niya the last 20 years at maybe hanggang siya ilibing, iinumin na niya, hindi naman siya mamamatay kung nakaskip siya ng ilang oras ng araw na yon. Pero kinat niya yung magandang moment. Isipin niyo, naghimala si Jesus so that this beautiful moment will not be cut and it will be extended. Lesson, don't cut beautiful moments. Baka hindi na maulit. Ang saya-saya nung asawa mo, nagkukwento, may kasabi mo, ba't di ka pa magluto na? Pwento ka na kwento dyan eh, gutom na tayo. O di magluluto na yon, pero naputo lang yung kwentuhan nyo. At kahit mamaya, pag kumakain na kayo, sabi mo, ano nga yung kwento mo kanina? Wala. Nakwenta. Tapos na yung moment. Recognize moments in your life. And when you do, you will remember Jesus. He did not want a beautiful moment to pass. He had to make a miracle. Do it. That's what Jesus wants for us. So there was fine dining. There was wine. There was merrymaking. No apologies. Tataka ko, maraming religious people nag-apologize pa para sa ginawa ni Jesus. Ginawa niya, period. Whether you agree with it or not, that's the best thing to do. And if you don't agree with Jesus, you better change your mind.
Kasi kumisan, mas banal pa tayo kay Jesus. Mas conservative ka pa sa Diyos. Mas mahigpit pa sa Diyos ang mga tao. Kaya mahirap makasama. Luke 2:52 tells us how Jesus grew into a very developed person. Jesus became. So he was not always. He became wise. So from a child, nag-mature. He became wise. And he grew strong. God was pleased with him and so were the people. So Jesus grew physically, mentally, socially, spiritually. So Jesus personified balance. Balance. Ang mga religious people madalas hindi balance. Puro langit at impyerno ang laman ng utak. Hindi na maglagay ng tamang amount ng mayonnaise sa salad. Kasama rin yun sa pag-glorify sa Diyos. Yung masabi mong, wow, Lord, thank you for the right amount of mayonnaise on my salad. If you can say it in the same breath as, Lord, thank you for my eternal life, then you're talking about something we understand, that God wants you to have a full life. Jesus personified fullness. Jesus lived life in fullness to the point na napintasan ng mga religyoso. Now, how to live a full and abundant life? Follow the teaching and the example of Jesus, not of anyone else. Develop yourself in a balanced way. Hindi yung bubuka ang bibig, bagamat magandang pag-usapan yung Bible, pero laging Bible na lang, wala ka na ibang topic, mauubusan ka ng kausap. Wala ka ng topic, kundi mga ganyan na lang, no? Puro langit, nandito ka pa sa lupa. You have all the time to be there. Develop yourself in a balanced way and do not be hindered by needless religious and social restrictions. Reviewin natin lahat ang iniisip nating bawal, pinaniwala ang bawal, at sinunod na bawal. Baka guni-guni lang nating lahat yan at hindi naman Diyos ang nagbabawal. Lumiliit tuloy ang ating mundo, kumikitid ang ating utak, kumukonti ang pwedeng gawin, samantalang the Lord wants to give you a full and an abundant life. So yung mga sobrang religyoso, laging puro pagpipigil, pagtitimpi, pagbabawal, sabi ni Lord Jesus sa Matthew 23:23-24, you Pharisees and teachers are show-offs and you're in for trouble. You neglect the more important matters of the law, such as justice, mercy, and faithfulness. These are the important things you should have done. You blind leaders, you strain out a small fly, but swallow a camel. Sabi, alam nyo kayo mga pariseyo, kayo mga guro, puro lang kayo pasikat. Yan lang ang alam nyo gawin, magpasikat. Lagot kayo, may araw din kayo. Pinababayaan nyo ang tunay na mahalaga tulad ng habag, pagkaawa, diba? Katuwiran, justisya. Sabi, ito ang dapat na inaatupag nyo. Mga bulag kayo. Hindi nyo malulun ang kaprasong kulisap sa kaartehan nyo. Pero may mga buong-buong mga kamelyo na nalululun ninyo. Hindi kayo makakain pag araw ng ayuno. Hindi kayo makabasag pinggan. Pero ang mga kasalanan nyo, mas malalaki pa sa kamelyo. Minamalaki nyo yung maliit at minamaliit nyo ang tunay na malaki sa tingin ng Diyos. Anong dapat nating reaction dyan, mga kapatid? Identify and avoid needless sacrifices. Because the Pharisees and the teachers of the law require people to make 10 sacrifices when God only wants one or two or none at all. Hindi ko mo sinabi ng reliyon, hindi ko mo sinabi ng religious leader, sabi nga ng Diyos, dapat reviewin. Pag ating sinuri ang mga ginawa ni Jesus, most of the time, kung hindi siya nagpapakain sa gutom, nagpapalakad sa mga lumpo, ibinubunyag niya yung mga pabalat kayo at pakunwaring buhay ng mga religious leaders. At pinagagalitan niya ang mga ito. Pag pinag-aralan niyo ang buong ministry ni Jesus,
Yung mga tinatawag ng mga makasalanan, sa pagmamahal niya, hindi nga niya pinagalitan eh. Minahal niya, pinatawad, inibig. Ang pinagalitan niya, alam niyo kung sino? Alam niyo yon, the religious leaders. Kasi sila ang nagpapahirap sa buhay ng tao. Sila ang nagbibigay sa tao ng mga pasaning hindi naman Diyos ang nagpapapasan. Sila ang nagbabawas ng sayagin, hawa, sarap ng buhay. At ang lahat ng dinadapuan nila, natututunan, kumikitid ang utak. Sabi niya, you're in for trouble. You travel over land and sea to win a single convert. And when he does become your convert, you turn him into a son of hell twice as much as you are. Mabibigat na mga salita. Dahil yun ang totoo. Mabuti pa yung mga tao, hindi nalang dadapuan ang mga misyon nyo. Nung naturuan nyo, ano nangyari? Naging doble pa ang pagiging masama kesa dati. Naging judgmental pa. Naging self-righteous. Wala nang ginawa kundi pagbawalan, pintasan, husgahan ng iba. Mabuti pa nung araw na hindi siya religyoso, hindi siya ganun. You travel over land and sea to win a single convert. And when you do, you turn him into a son of hell twice as much as you are. Sabi niya, woe to you, Pharisees, you hypocrites. Malaki ang iyong pananagutan sa Diyos. Sabi ng Psalm 51:16, sacrifices are not what you want. Pero di ba kadalasan ang tinuturo sa atin, sakripisyo? Sabi, hindi sakripisyo ang gusto ng Diyos. Ang gusto niya, obedience, kindness, mercy, love. Ano ang mga nagbabawal, pumipigil sa inyong mga kapatid para magkaroon ng abundant life? Gusto niyo tumawa, di kayo makatawa. Gusto niyo mag-enjoy, di kayo makapag-enjoy. Gusto niyo masiyahan, di kayo nasisiyahan. Puro guilt. Free yourself from unnecessary restraints. Siyempre, sa kabihasnan, sa sibilisasyon, may restraints. Alangan naman para tayong mga hayop na mamuhay ng walang patakaran. Pero alisin nyo, hindi naman kailangan at hindi naman Diyos ang naglagay. Itirayo mga talagang kailangan para maging mabuti tayong kapwa sa pakipagmabutihan natin sa ating lipunan, sa kapwa-tao. Yun yung mga restraint. Like, huwag mo agawin ang asawa na may asawa. Siyempre, dapat pigilan mo sarili mo kahit gusto mong dakmain yung asawa ng iba. Kasi hindi mo dapat gawin. Pigilin mo ang sarili mo na sumobra magtubo na duguna ng mga bumibili sa tenda mo, yung binabayad nila. May mga pagpipigil sa sarili, pero pagpipigil para maging mabuti sa kapwa. Hindi pagpipigil na wala namang saysay at hindi naman mahalaga sa Diyos yung pagpipigil mo. Lord, buong buhay ko po, hindi ako kumain kahit isang beses ng matamis na mangga. Puro maasim lang po ang kinain ko. Sabi ng Diyos, ayan na napala ko ng langit at ang mga anghel na hindi ka kumain na masarap na mangga. Sinayag mong buhay mo. Maraming ganun, mga sacrifices na hindi kailangan. Ang itilagi natin gusto ang tao, magpigil, magtimpi, huwag sumaya. Huwag mong gagawin yan. Huwag ka makipagkaibigan dito. Hindi ka pwede magka-boyfriend hanggang hindi ka college graduate. And drop out po ako forever. Paano yan? Diba? Tsaka hindi po ako nag-college. Nag-aral lang ako ng pananahi. So hindi na ako makaka-boyfriend. Ganito, ganon, ganon, ganyan. Ganito, dapat lagi ang suot mo. Dapat lagi kang mapayapa. Ano? Nire-ripe na ako? Payapa pa ako? Paano yun? Hindi ba ako tao? Yung lagi kang pinapag-guilty for being human? Isipin nyo naman si Jesus, ang layo ng nilakbay para maging tao. Tapos tayong tao na, pipigilin mo maging tao at gusto mo ikaw naman, parang Diyos. Hindi ka magiging espiritu habang di ka papatay. So habang buhay ka pa, tanggapin mo may katawan ka, alagaan mo yan, pasayahin mo ang buhay mo, yun ang assignment mo. At pag namatay ka na, humiwalay ng espiritu, hayaan mo na yung katawan. Pero habang nakakabit ka pa dyan, huwag mong pabayaan. If the Lord likes you to be free from the body, the Lord could cut your life any moment. But bakit hindi pa tayo pinapatay? E di para buhay pa tayo, so mabuhay ka. Kaya ang ganda na sinasabi natin, mabuhay. Live to life. Vivere. Sabi ng mga Kastila. Mabuhay ka. Huwag kang parang patay dyan.
Proverbs 6:5, save yourself just as a deer or a bird tries to escape from a hunter. Yan daw ang dapat gawin ng isang taong pinipigilan ng iba. Ikinukulong, ginagapos, tinatanikala, save yourself. Kung papano iniligtas ng usa o ng ibon ng sarili kung mabitag, magpipitlag ka. Huwag kang pumayag, nagapos. Hindi ka nilikha ng Diyos para magapos. Jesus sets you free. And when the Son sets you free, you are free indeed. And what sets free? Truth sets free. What enslaves? Lies and falsehood. So alin ang nangingibabaw at naghahari sa buhay natin? The lies of the overly religious or the truth of Jesus that sets free? John 10:10, let me repeat, Jesus said, I came that everyone would have life and have it in its fullest. So Jesus teaches, have a good, nice life. Needless to say, not at the expense of others, not by stealing or killing, but earn it. And Solomon echoes this, Ecclesiastes 8:15, so I commend the enjoyment of life because there is nothing better for a person under the sun than to eat and drink and be glad. Then joy will accompany them in their toil all the days of the life God has given them under the sun. As it is, maraming bigat, maraming hirap ang buhay, hindi na kailangan nating umimbento para magdagdag pa. Minimize pain. Maximize happiness. Do the most good. This is the will of Jesus for us. Ama namin sa langit, patuloy niyo kaming turuan kung paano mamahalin ang buhay na ipinahiram niyo sa amin. At hindi lang buhay namin, matutunan din naming mahalin ang buhay ng aming kapwa. Kung paano gusto namin maging malaya, turuan mo kay Panginoon na huwag dominahin, kayanin, kontrolin ang mga tao sa aming paligid kahit dependent sila sa amin financially. Kahit mahal na mahal nila kami at walang choice kundi sumunod, nawa lahat ng tao sa aming paligid ay mapagpala sa pamamagitan ng aming espiritong nagmumula sa espiritu ni Jesus. The spirit that sets free. The spirit that encourages growth. The spirit that truly loves. Pagbulay-bulayan natin itong mga kapatid. Palayain natin ating mga sarili. At palayain natin ating kapwa na maaaring kinokontrol na pala natin. Lord, teach us how to put this wise words into practical living. Panandalian tayong manahimik, magbulay-bulay.